guys. Kumusta kayong lahat? Gagawa ko ngayon guys ng tutorial kung paano gawin yung babit na panghuli ng tanig. Ito na yung kailangan natin guys. Number 70 na nylon. Kita nyo guys. Tapos number 50. Tapos limang pinsor. Number 1 guys, ang gamit ko na pinsor. Gamit ko na asero. Number 7. Kailangan natin ng gunting. Sa plastic. Nylon number 15. Madali lang to guys. Gagawa ko ngayon ng bagong babit kasi matagal na yung babit ko na ginagamit ko. Hindi ko napalitan. Palitan ko ngayon kaya gumawa ko ng tutorial. Ipapakita ko sa inyo guys kung paano maglagay ng asero sa taga. Ito yung gamit ko na taga guys. Oh. Number 15. Ito lang siya guys. Sandali lang. Ayan lang. Ganyan lang. Tapos ganyan lang. Ikot mo. Idiin mo lang yung paghawak na asiro. Para maganda yung pag ikot niya. Ayan guys. Dali lang. Tapos putulin. Madali lang ito putulin guys. Ayan lang. Tapos isang dangaw yung asiro na ilagay natin guys. Ayan isang dangaw yan. Dito. Lagyan mo dito ng talian ng nylon. Ayan, dali lang. Tulin mo natin pa ulang sa gabang. Tulin guys. Guys, stick na siya guys. Okay na yan guys. Number 15, ito ang gamit ko na nylon guys na nilagay ko dito. Ayan lang. Lagyan natin ito ng nylon guys na parang harang niya. Kasi pag malaki yung kumakain na isda, matagal makuha. Pag walang ganito, hindi natin lagyan ng nylon na parang harang niya. Madali masugatan yung nylon kahit malaki. Masugatan yan sa katagalan. Lalo na malaki yung isda. Sayang maputol. Kaya kailangan lang dito lagyan natin ng nylon. Kahit number 15 lang na nylon lagay mo dito. Okay na. Bila na naman. Na guys. Huling lang. Ayan guys. Kita nyo guys. Kanya na siya. Kailangan lang lagyan ng dyan na harang na nylon. Ayan, tapos ako dito. Yung piraso guys. Tapos ang susunod guys. Ito guys oh. Uno guys, ilagay mo yung pinsor. Ayan lang guys. Kung tatlong
yung tatlong taga lang yung ilagay mo, tatlong pinsor na rin yung ilagay mo guys. Pero sa akin limang hook yung ilagay ko sa aking babit. Ganyan lang guys. Tapos lagyan mo ng ganito guys yung una, kasi ito yung lagyan ng tubigat. Ayan siya guys. Una lagyan nyo ng nylon. Tumulin. Isunod guys plastic. Simple lang ito guys, dali lang gawin. At saka yung plastic naman guys, hindi yung masyadong malaki. Sakto lang na hindi yung lumusot yung ulo ng pincer. Ayan, tapos putulin yung plastic. Tapos ikutan nyo lang guys ng nylon yung plastic guys para tumibay siya. Kailangan higpitan nyo lang guys para kainin ng isda hindi matanggal. Simple lang. Ang sabihis ah. Tapos galing dito guys, mukha naman kayo ng apat na lipa. Isa. Apat at kalahati sa akin guys. Ganun pa rin guys, lagyan nyo dito una ng nylon. Tuloy yung dulo. Tapos lagyan ng plastic.
sakto-sakto lang yung ilagay mo na plastic, guys. Yung hindi na makalusot yung butas ng kuan, butas ng pincer. Yung hindi lang makalusot yung butas ng pincer, guys. Ganun pa rin, guys. Ikutan mo lang yung plastic ng nylon para tumibay siya. Yung mga pinsan ko, guys, hiling kasi sila lumayo ng ibang lugar. Nagtaka yung ibang mga mangisda doon sa pinuntahan nila kasi nakahuli sila ng tangigi. Nagtaka yung mga mangisda doon sa pinuntahan nila bakit nakahuli sila ng tangigi, paano na hinahuli. Nagabi naman yung mangisda nila. Marami talaga, guys, na mga lugar. Marami talaga mga mangisda, guys, na hindi na alam kung paano hulihin yung tangigi ng gabi. At hindi rin na alam kung paano gumawa ng panghuli ng tangigi. Yung paggabi yung panghuli. Tapos ito, guys, muna ilagay mo lang yung pincer. Tapos lagyan mo naman dito ng nylon. Yan lang. Madali lang, guys.
kailangan lang guys, nahigpitan nyo talaga dito at saka dito kasi malakas ang tangingi guys. Ito yung taga guys, tapos ko na nilagyan ng asiro. Ipapakita ko rin kung paano ko ilagay yung nylon sa asiro guys. Ganito guys paglagay ng nylon sa asiro. Galing dito maglipa ka naman ng dalawang lipa, isa dalawa uli, ilagay ito natin sa pinsor. Ang paglagay guys, ito yung lagayan ng pabigat. Check guys, oh. Ito yung pabigat ko guys. Nilagyan ko lang ng buhangin. Ganyan na siya guys. Ito na yung natapos kumabit guys. At ituro ko sa inyo guys kung paano maglagay ng taga sa pain. Una kayo mag paapong guys o pailaw mula pang apong. Ang huli muna kayo ng matambaka guys. Tapos matambaka yung ipain nyo guys babit. Kasi marami na akong huli na tangigi na matambaka lang yung pain ko. Ito yung panghuli ko ng tambaka guys, number 569 ang taga saka ang nylon number 6. Ang paglagay ng taga sa matambaka guys ay dito lang, dito lang banda guys, ganyan. Tapos kapag mapungan na kayo ng tamban guys, kailangan na kayo na mayroon kayo panghuli ng tamban tulad ng sikpa yung nagamit ko guys, yung panghuli ko ng mga tamban o dinis, makita nyo yun sa video ko, yun ang gamitin nyo guys. At kailangan mayroon kayo nun guys yung sikpa panghuli ng tamban o dinis. Ang paglagay naman ng taga guys sa tamban ay ganito, dito guys sa bandang buntot niya sa gitna kasi matigas dito, hindi madaling makatanggal yung hindi madaling mabitas guys, ganyan lang guys. Tapos yung dinis guys, ilagay mo yung taga sa dinis dito guys, mata nya dito sa mata, ganyan guys, ganyan lang guys ang paglagay ng taga sa dinis, ganyan. Tapos yung dinis guys, mga maliliit lang yan. Sa isang taga guys, lagyan nyo ng tatlong dinis. Ganyan yung technique ko guys. At ganito ang paglagay ko ng taga sa dinis guys. Sa mata niya. Tatlong pirasong dinis ang nilagay ko sa isang
Taga. Ganyan lang guys. Maraming salamat guys. Sana supportan niyo po ang YouTube channel.